Hi, Kaita Nation! Welcome in this video. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking request dito sa ating YouTube channel. Ito ay ang Chun Gaga. No, marami kasing nagtatanong kung ang Chun Gaga ba ay same lang sa TaskPay o isa ito sa magandang simula na pagkakakitaan. So, ano nga ba yung totoo? So, kung ready ka na sa topic natin ngayon, let's go! Bago natin pag-usapan ang Chun Gaga, para magkaroon ka na ng idea kung ito ba isang scam o hindi, may mga review na tayo na katulad ng ganitong klase ng scheme at lahat ng ito ay nagsara na. For example, pag-uusapan natin ngayon kung legal ba ang ClickMax Play to Earn. Itong business model na ito po ay isang malaking scam. Tatalakayin natin dito kung okay lang bang pasukin ang WorkMinds. Ang review natin dito sa WorkMinds ay isa po itong Ponzi scheme na walang kahit anong produkto. So, ang company na ito ay ang midjobs.com. Ang nakakalungkot lang, ang pinaka-target talaga ng ganitong klase ng website ay yung mga taong nasa huli. Nasa huli na na magsasali, nasa huli na na magjo-join. Ngayon, tatalakayin natin about sa TaskPay. So number 3, kung bakit kailangan mong iwasan itong TaskPay, kapatid, dahil ito po ay Ponzi scheme. Lahat sila ay scam. Ngayon, ang tanong, same ba ang Chun Gaga sa mga company na nabanggit ko? Pero bago natin pag-usapan yan, ano nga ba ang Chun Gaga? Ang Chun Gaga ay isang platform kung saan na pwede kang kumita sa panonood ng mga ads. Weh, ads ba talaga? No, pagpatuloy natin, no, binabayaran ka ng Chun Gaga dahil sa attention na binibigay mo sa mga video ads kung saan ang mga video ads na ito ay nakatarget sa'yo o sa interest mo. Weh, o ibig sabihin, gumagamit sila ng algorithm kung saan alam ng algorithm na ito ang interest mo ay music. O, sino bang hindi? Pero, hindi po ganito ang nangyayari base sa pinapakita nila sa website. No, para mas maintindihan mo ng mabuti, kung sa YouTube, once na bumibisita ka sa kanila, gumagamit sila ng algorithm kung saan lahat ng ipapakita sa'yo ay base sa action na ibinibigay mo sa Google search, sa YouTube search, kung sino yung mga pina-follow mo na channel at ano yung mga video na pinapanood mo. At ang mga ads na may kita mo ay base rin sa mga video na madalas mong sinesearch at pinapanood. Okay? Sa Chun Gaga, hindi po ganito ang nangyayari. Now, sa Chun Gaga, gumagamit sila ng code o script kung saan nakapoint sa generated na video sa loob ng YouTube. No? Ibig sabihin, hindi nila tinatarget kung ano yung interest mo o kung ano yung madalas mong panoorin. No? Lahat ng video na ito ay generated lang na sila lang ang naglagay nun. Okay? So, doon pa lang sa statement na yon, no, medyo may red flags na. Okay? May mga magsasabi na itong mga video dito sa Chun Gaga ay nagbabayad, no, para i-advertise sa loob ng platform nila. Weh, ang totoo ay hindi. No, bakit ka mag-a-advertise kung ako yung company, okay, sa isang website, kung doon pa lang sa YouTube, marami na ako nakakuhang subscriber at marami na ako nakakuhang views. Di ko mag-get. So, ang statement na yon ay hindi po totoo. Ang income na nakukuha ng Chun Gaga ay galing lang sa subscription fee at wala ng iba. Okay? So, ang tanong, paano ka ba ikita sa Chun Gaga? So, meron silang iba't ibang subscription plan. No? Ang kitaan dito sa Chun Gaga ay nakadepende sa subscription plan na kinuha mo. For example, dito sa 14 days free trial, no, pwede kang kumita dito ng 20 pesos per video at meron ka lang 3 videos a day. So, sa isang araw, pwede kang kumita ng 60 pesos. Ang tanong, mawi-withdraw mo ba yung pera mo o yung income mo dito sa free trial? Ang sagot po ay hindi. So, dahil meron itong minimum na withdrawal na 1,007.38 pesos, pero ang pwede mo lang kitain dito sa 14 days ha, ay 846.16 pesos lang. So, ibig sabihin, para makuha mo yung kinita mo, kailangan mo mag-upgrade ng sa mas mataas na plan. Isa pang hindi maganda dito, once na hindi ka makapag-upgrade sa loob ng 14 days, na madi-deactivate ang account mo at hindi mo na magagamit. Meron din iba't ibang plan katulad ng learner na nagkakahalaga ng 1,900 per year na pwede ka namang kumita ng 2,400 pesos. No, standard na nagkakahalaga ng 4,700 na pwede ka namang kumita ng 6,000 per month. Premium na nagkakahalaga ng 11,000 pesos okay, na pwede ka namang kumita ng 13,000 per month. Hanggang sa pinakamataas na level na platinum at pwede ka namang kumita ng 151,000 pesos per month. So hindi lang yan, dahil pwede ka rin kumita sa pag-refer ng tao at sa bawat kikitain nila sa panonood ng mga video ads. Ngayon, pag-usapan natin, pagdating ba sa legalities ng Chun Gaga, masasabi bang scam ito
o hindi? Ito ba illegal o hindi? Base sa kanilang website, ang kanilang main office ay nasa loob ng Slovakia. Pero base sa Slovakia Ministry of Justice, wala pong business name na ang pangalan ay Chungaga, okay? Na nagra-run sa Slovakia. So inisa-isa ko yung mga nandito at wala akong nakitang Chungaga na pangalan. Ibig sabihin, kung totoong nasa Slovakia ang office nila, hindi po ito naka-registered. Kung totoo man, okay, na nasa Slovakia talaga, wala ka rin makikita ng contact number at yung office na address nila ay parking lot. Bakit kaya? Ngayon, pag-usapan natin ang pros and cons naman ng Chungaga. Naunahin na natin ang pros. Pagdating sa design, masasabi ko na medyo naging okay ang design ng website nila. Hindi katulad sa iba nilang ginawang website. Gumagamit na rin sila ng email marketing para sa communication at follow-up. Magandang puntos ito, pero hindi ibig sabihin ay legal na sila. Wala din silang age limit. Sinasabi lang nila sa privacy policy na 18 years old above. Pero nasabi kong walang age limit kasi hindi mo kailangan mag-send ng identification o verification para masabi na 18 years old yung gumagamit o yung mga user ng Chungaga. At ang panghuling pros nito ay pwede kang kumita ng pera. Ngayon, pag-usapan naman natin yung cons. Ano ba yung hindi magandang bagay dito sa company nito o dito sa website nito? Unang nakita natin na hindi maganda sa website nito ay wala pong kahit anong proof ng legalities na registered sila na isang negosyo. Dito pa lang malaki na yung red flags. Okay, pangalawang hindi maganda, hindi visible yung founder o yung creator o yung owner ng Chungaga. At kahit anong admin, kung sinong admin man yan ng website, wala ka pong makikita. Wala rin kahit anong contact information maliban dun sa custom email domain nila. Ngayon, sagutin natin yung tanong na, posible ba na tumagal ang ganitong klase ng negosyo? O kung hindi tatagal, ilang buwan bago ito mawala? No, ang sagot po ay depende. No, para mas maintindihan mo ng mabuti, sabihin natin na ngayong buwan ay kumita yung company o maraming nag-join sa Chungaga at may naipasok sila na pera na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Example lang ito, kapatid, ha? Ngayon, sabihin natin na lumipas yung isang week, okay? May mag-withdraw na mga pumasok. Kapag mas mataas ang pumasok na pera sa company kumpara sa lumalabas na pera, ang ganitong klase ng scheme ay magpapatuloy dahil lahat ng income na kinikita ng company ay galing lang sa mga bagong pasok. Ngayon, kapag tumaas ang ilalabas na pera ng company at bumaba yung pumapasok na pera, doon ito mawawala ng bigla. Ganito nag-work ang mga ganitong klase ng scheme. Nung tumatagal ang ganitong klase ng scheme, minimum 6 months. Okay? Yung iba tumatagal talaga ng taon o 2 years. O depende sa dami ng mga pumapasok. Ngayon, marami kasi nahihikayat dito dahil madalas yung mga nagpapakita ng income ay naka-platinum. Okay? Kumbaga, ito yung pinakamataas na level, ha? At dito pwede ang kumita ng 5,000 a day. Kaya naman sila yung nakakapagbigay talaga o nakakapagpakita ng malaking resulta. Kaya maraming nahihikayat dito, pero kung iisipin mo, lumang strategy na ito, para mas marami pang makahikayat, okay, na sumali. Kasi once na bumaba yung pumasok na pera, okay, sa dun sa lumalabas, then yung mga ganitong klase ng scheme ay bumabagsak talaga, okay? Yun yung kinakatakutan ng mga member na matataas yung plan, na yung subscription plan na kinuha nila. Sabi ko nga dun sa mga una kong video, ang pinakakawawa dito ay yung mga taong bagong pasok. Kasi yung mga halang na mukhang pera na wala silang pakialam o basta kumita lang sila, wala silang pakialam kung may madami sila. Hindi ko sinasabi na lahat, ha? Kasi karamihan dito gusto lang nilang mabawi yung puhunan nila at syempre kumita sila ng katulad ng pinapakita ng iba. Madalas ito yung caption ng mga scammer o yung mga member na wala silang pakialam dun sa madadamay. Sino gusto ng scam? Oy, ganun yung caption nila sa mga post nila. At once na mawala yung company at meron din silang mabiktima, ito yung sasabihin nila. Nabawi ko naman yung puhunan ko, eh. Bagal nyo kasing sumali. Kasalanan nyo yan. What? Di ba? May mga taong risk taker, eh. Okay? Pero yung mga taong mukhang pera, na halang, na manloko, na mga tao at mandamay, alam na nila na yung scam yun, eh. Okay? Hindi sila risk taker. Sila yung mga totoong scammer, kapatid. No, marami dyan, kapatid. No? Tingnan mo sa Facebook at sa ibang social media site na nakalagay, no? Sino ang gustong magpa-scam? What? O, sinasabi nila na kumita sila ng 66,000 pesos. O, pero sa totoo, hindi pa nila kita yun. Kasi kalahati pa lang yun ng puhunan. O, puhunan nila. Hindi pa nila nababawi. Kaya masisipag sila ang maghikayat ng mga tao para kumita pa sila ng malaki. Ngayon, isang babala lang ito, kapatid. Kasi yung ganitong klase ng scheme, ginagamit nila yung email address
kung papasok ka sa mga ganitong klase ng scheme, huwag kang magbigay ng totoong email address. Okay, gumawa ka ng bago. Kasi madalas ginagamit 'yan o binebenta 'yan sa mga spammer o scammer. Okay? Kaya pansinin mo, okay? Madalas may mga spam email ka. No, doon 'yung nagagaling kapatid. At hindi mo alam na na-access na pala nila 'yung email address mo at ginagamit para sa mga unethical na gawain o mga illegal na gawain. So, ingatan mo 'yung email address mo lalo na kung personal email address mo 'yan. Ngayon, ang Chungaga ba ay isang scam o isang legit na pagkakitaan? No, base sa pag-research ko, no, base sa nakuha kong information, possible po na ito ay scam. Unang-una, wala po itong kahit anong legalities. Pangalawa, walang kahit anong information about sa founder at admin. Pangatlo, ito pa ay possible na pyramid scheme na nabubuhay lang sa mga bagong pasok. Kung ang tanong mo naman ay kikita ka ba talaga sa Chungaga, ang sagot po ay possible na kumita ka ngayon. Pero malaki po yung posibilidad na magsara rin ang website na ito. Ngayon, kung meron kang ekstrang pera at gusto mong pumasok sa ganito, then go ahead kapatid. Pero kung ipapangutang mo pa, okay, magbebenta ka pa ng gamit para mag-join lang sa company nito, no, hindi magandang advice yun kapatid. Ngayon ang tanong, na para sa iyo ba yung pagkakakitaan na ito? Kung fan mo yung pyramid scheme at wala ka namang pakialam dun sa pera mo, possible na scam, okay? O kung sakali magsara yung company, then para sa iyo yung pagkakakitaan na ito kapatid. Hindi ito para sa iyo kung sawang-sawa ka na sa pyramid scheme at meron kang pakis dun sa mga taong pwedeng maapektuhan, okay? No, hindi mo man alam, hindi mo man sabihin, okay? Isa ka na sa mga sumusuporta ng mga ganitong klase ng scheme o ng ganitong klase ng scam. Kung bakit tumatagal o kung bakit hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang ganitong klase ng scheme. Dahil, sinusuportahan mo. So, ang review natin dito sa Chungaga ay katulad lang din ito ng TaskPay, MeetJob, WorkMinds, at ClickMax. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko, ano ba yung masasabi mo sa company nito? Ito ba yung magandang simulan na pagkakitaan? O naniniwala ka na ito ay isang scam? Ano yung kuro-kuro mo sa website na ito? No, comment mo lang dyan sa baba na para malaman natin kung ano yung opinion mo o experience mo about dito sa company nito. So, dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka natunan, no, give me a big thumbs up. No, share this video, comment below, subscribe. At huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Hanggang sa muli, I'm Neil Lianto. I'm Internet Marketing Vlogger. Bye-bye!